Kamusta kayo ito ang Sene Marites? Pakinggan ang mga pahayag ni Darlan Galve tungkol sa pagkakakita sa dalagang si Jovelyn Galeno na sumakay umano ng van bago ito mawala. Nung time na yun kasi kahapon, ay nasa seminar ako. Seminaryo ng mga leaders and pastors. Mm-hmm. And then, meron kasi kaming group chat sa chat, group chat sa church. And then, yung asawa ko nag-chat doon. Actually, hindi niya dinirect sa akin. Dinirect niya doon sa group chat kasi alam niya busy ako. Kaya, nilapitan ako ng isang kabataan kahapon. Sabi niya, ma'am, ito may ano. Tapos pinakita niya sa akin. Sabi ng husband ko, sabi niya, parang nakita ko si Jubilin. Mm-hmm. Kasi, ataw dito yung... ang sabi niya sa akin kasi nung time na yon medyo malayo pa, parang naaninag niya na. And then nag-stop siya, pero hindi pa siya sigurado. Mm-hmm. Mga ano, kalaunan, sabi niya, parang si Jubilin talaga yun. Sabi niya, baka pwedeng may mag-abang sa inyo sa 13. Abangan niyo doon, baka dadaan yun. So sabi niya, ito ay isang ano, ibaba. So ano, nung nakita na ni Ricky, si Ricky dapat ang pupunta doon. Kaya lang mali ko, yung susi ng motor ko, dala ko. Mm-hmm. So sa kasamaang palad, alis na siya, naghahanap siya ng ano, ng paraan, pero nakawala kasi yung inahin namin, kaya hindi siya nakapunta talaga doon. So mga, I think mga 3:19 nag-chat yung asawa ko, mga 3:20 o 3, oh, mga 3:20 ko nabasa. So sabi ko, baka may pwedeng mag-abang, kaya lang walang nakaabang talaga. Okay. So, tinanong ko yung asawa ko. Sabi ko, dapat sigurado ka. Sabi niya, sigurado ako, siya talaga yun. So, hindi ko naman masabing baka, sabi ko nga sa asawa ko, baka namalikmata ka lang or baka sa kakaisip mo kay Jubilin. Hmm. Sabi ko, baka yun ang dati. Sabi niya, hindi. Kasi sabi niya, doon sa ano, sa nakita niya, di ba pag tayo po ay ano, tayo po ay sumasakay sa isang sasakyan, lalo na kapag mga private vehicle. Siyempre, ano ka, diba? Relax ang upo mo. Ibig sabihin, malalaman mo na kampante ka doon sa ano, sa kinaupuan mo. Pero yung sabi ng husband ko, nung nakita niya daw, nakaganyan lang siya. Yung parang, alam mo yun, nakatayo, yung ano niya, yung parang nilalabas niya yung mukha niya doon sa salamin. Tapos, nakatulala. Sabi ko, kung hindi sana nakatulala si Jubilin, makikita ka niya. Kasi kilala niyo yung L3 namin eh. Kasi minsan pag dumadaan kami, sinasakay ko talaga siya. Tsaka pamilya siya, bata pa siya, nandiyan yung L3. Mm. Hanggang ngayon sa pagdalagay niya, nakita niya na yan. So sabi ko sa asawa ko, dapat sigurado ka. Siyempre, yung asawa ko, mula pa ng bata yan si Jubilee, na ano niya na yan, nakita niya na. Kaya talagang familiar siya sa buka. Ibig sabihin, hindi lang nakita sa picture, kundi nakasama talaga namin dito. Mm-hmm. So yung ano ko, yung... tawag dito, yung nararamdaman ko ngayon, maaari talagang buhay si Jubilin. So, yun lang po. Mm-hmm. Pero, Pastora, ano po, saan po siya nakasakay? Ano, sabi ng asawa ko, Innova na Choco Brown. Sa transit? Saan galing? Saan banda? Sa transit. Mula sa, ano, mula doon sa, ano, sa north, papunta dito, Puerto. Mm-hmm. Saan po particular na lugar na kasalubong? Ang sabi sa akin ng asawa ko, mga nasa Santa Cruz yun. Santa Cruz. Santa Cruz. Ang sabi ko nga sa kanya, bago umalis kami dito, nagtatalo kami, nag-aaway kami. Mm-hmm. Kasi sabi ko, bakit hindi mo malang kinuha yung plate number? Mm-hmm. Kaya lang, yung pagpasalubong kasi nila, parang alanganin, may parang may mga siguro inaayos siguro, di ba? May nakatambak. Mm-hmm. Tapos siya kasi, kumuha siya ng mga materialis. Ibig sabihin, mabigat yung dala ng L3. Mm-hmm. Kaya hindi siya liko kaagad. At saka may trabaho kasi siya nung time na, hindi niya pwedeng iwanan. Mm-hmm. Siguro, yung sa, hindi niya na siguro alam kung anong gagawin niya talaga. Pero kung ako sana yung kasama niya, pwede kong sabihin na hahabulin natin. Mm-hmm. Pero sabi niya sa akin kasi, nung magkasalubong sila, nakabalandra talaga yung muka ni Jubilin sa kanya. Nung pasalubong na sila, ang ano kasi parang paakyat daw na ano, tapos biglang paliko. Mm-hmm. Tinignan niya sa side mirror, yun yung time na naisip niya, kukunin niya yung plate number. Kailangan bigla daw ng ano eh. Siyempre, Innova yun, di ba? Mabilis yun. Mm-hmm. Hindi niya na nakita yung ano yung plate number. Hindi niya rin po nahabol, ano? Hindi niya nahabol. Kasi ang chinat niya kami, na kami dapat ang mag-aabang dito. Mm-hmm. Okay. Nakita niya ba, ma'am, kung ano yung suot ni Jubilin na damit? Puti daw na damit. Aha. Uh-huh. Tapos, pinadescribe ko sa kanya,
yung sabi ko, yung buhok. Mm-hmm. Sabi niya, lampas balikat. Eh, yun naman talaga ang buhok ni Jubilin. Mm-hmm. Sabi ko sa kanya, medyo magulo ba? Medyo may gusgusin o ano? Hindi man daw, okay man daw yung ano niya. Kaya lang, sabi niya, nakatulala siya. Mm-hmm. Yung mukha niya, yung sobrang lungkot na ano lang, nakatingin lang sa isang, ano, sa isang direction. Okay. Mm-hmm. Opo. Pastor, tingin po ninyo kung naniniwala kayo na yun po si Jubilin at naniniwala po kayo ng buhay pa si Jubilin hanggang ngayon, ano pong tingin ninyo? Bakit hanggang sa ngayon walang ginagawang move o communication si Jubilin para makontak sana yun? Isa sa inyo, tayo, sa pamilya. Naiyak ako. Mahirap sagutin kasi. Mm-hmm. Pero, sa yun lagi ko iniisip kasi kung talagang, alam mo, nagtatago lang siya, mm-hmm, o sumama siya sa lalaki, o kung ano man, imposible hindi siya mag-reach out sa amin. Mm-hmm. Kaya napakalaking question sa akin yun. Mm-hmm. Imposible kasi po talaga na hindi siya magpaparamdam. Kasi, pagay na nga doon sa interview ko, di ba, napaka-responsible niyang bata. Ayaw niya sa lahat yung nag-aalala si mama niya. Kung gusto ninyo ng mga ganitong usapin ay huwag nyo kakalimutang i-click ang subscribe button, i-like, i-share at i-hit ang notification bell upang laging updated ka sa mga ilalabas naming mga video at i-comment nyo lang ang mga inyong mga opinion sa ibaba. Salamat mga kamarites!